Doon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor ng itim na nasa iyo ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa misang ito ang mga nakuskusting na mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, nagtitipon ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus upang iulat ang kanilang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng biyaya ng kapayapaan nang mamuhay tayo ng matiwasay at nang magkaroon tayo ng ugnayang malaliman sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad
nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila sa Bernabe at sa Derde. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derde at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib na simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil at mababang panahon silang nananatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ng iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggatin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ng Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo lang magtiis nang tagumpay ay makamit at sumatin ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama.
sapagkat dakila ang Ama kay sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin, hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo. Sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito, wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa kapayapaan. Kapayapaan, napakaganda po na adhikain ng bawat tao. Kapayapaan, lalo na sa ating panahon ngayon, na kung saan maraming kaguluhan, maraming mga pangyayari na nakabalisa at nakapagbigay sa atin ng mga negatibo na mga karanasan. Kaya sa atin pong ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 14, versikulo 27 hanggang 31. Sa versikulo 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa mga Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Ang una pong mga bahagi ng Biblia ay nakasulat sa Hebreo at Aramaiko at iba pang mga lingwaheng luma, at ang salitang shalom o kapayapaan ay naulit ng 237. Sa Bagong Testamento o Bagong Tipan, ang shalom sa Lumang Tipan ay naisalin ng Irene, na naisulat naman ng 93. Ibig sabihin, sa buong Biblia, naisulat ng 330 ang tungkol sa kapayapaan. At mayroon pang isang salita na nabanggit dito, sinasabi, huwag kayong matakot sa ating ebanghelyo. Ang huwag matakot ay mas marami pa. 365 kabisis na isulat ang huwag kang matakot sa Biblia. Ito ay masabi natin na mga inaasam-asam ng tao. Gusto natin ng katahimikan. Gusto natin ng harmonia. Gusto natin ng kapahinunan. Pero dapat din nating tingnan ano ba ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at ng kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 14, verso 19 hanggang 28, hindi mapayapa ang mga Hudyo dahil hindi nila katanggap-tanggap ang ipinahayag na mabuting balita ni San Pablo at ni Bernabe at mga alagad. Kaya kinalagkad nila si San Pablo at binato, at akala nila'y patay na. Ngunit noong nilapitan ito ng mga alagad, nakabuhay pa si Pablo, nagtayo at pumunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag
ang mabuting balita o ebanghelyo. At kanila pong sinasabi sa kanilang pagtitipon ng simbahan na kinakailangan na handa silang maghihirap sapagkat bahagi ng kanilang pagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo ang pagtanggap ng iba't ibang sakripisyo at paghihirap. Ngunit, dapat nilang ipahayag ang ebanghelyo sapagkat ito yung pagpapahayag ng paghahari ng Diyos at pagsabuhay ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya sinasabi sa ating Salmo 145, talastas ng tao ang paghahari ng Diyos. Talastas ng tao na kung mayroong Diyos ay mayroong kapayapaan. Kung ating pag-usapan ang tungkol sa shalom, shalom isang salita na Hebreo, kapayapaan. Ito ay una sa lahat, isang kabutihang kalagayan para sa iba na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitlo 4, Versyo 18 at sa aklat ng Genesis, Kapitulo 43, Versyo 27. Ito rin ay isang kasunduan. Kasunduan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang pamilya, mga klan at tribo na ating mabasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 5, Versikulo 12. Ito rin, ang shalom, ay isang panalangin para sa kabutihan ng lahat na ating makita sa Salmos 122, Versikulo 6 at sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 7. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 27, sinasabi ng ating Panginoon sa orihinal na pagkasulat nito ay Airinin apimi himen. Ang kahulugan nito, Airinin, kapayapaan, apimi, ipahayag o ihabilin ko sa inyo. At ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Isang tunay na kapanatagan, isang tunay na harmonya, isang kabuuang kabutihan at kalagayan na kung saan lahat tayo ay magkasama-sama na magkakapatid at magkakaisa para sa gawaing mabuti, para sa pagtupad ng hadikain natin na ang lahat ay magkaroon ng kapanatagan, harmonya at kapayapaan. At ang kinahunan na matanggap natin ay mayroong dalawang klaseng kapayapaan. Kaya kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay biyaya. Biyaya na ating matanggap kapag ang ating puso at ating kaluluwa ay buksan natin ang pagkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan kasama ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ito yung tinatawag na Pax at itong Pax Christiana o kapayapaan ng mga Kristiyano ay kapayapaan na nangyari dahil lahat tayo ay nagkakaisa. Lahat tayo na para magkakapatid ay gumagawa ng kabutihan na nagkakaisa, nagtutulungan at nagkaroon ng habag sa isa't isa. Itong Pax Christiana ay kaiba sa Pax Romana. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng pagkasakop sa Israel at ibang mga bansa ng Roman Empire. At ang Pax Romana ay pananakot ng Roman Empire paggamit ng dahas, armas at mga hukbo upang matahimik ang tao. Hindi po ganyan ang kapayapaan ng mga nananalig, ng mga alagad ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang kapayapaan na sama-sama tayo, anuman ang ating pananalig, at anuman ang ating panindigan sa buhay,
anuman ang ating mga tunguhin sa buhay, kapag kasama-sama tayo, ito yung tinatawag na shalom, kapayapaan, sa Latin pax, peace. At ito yung mga kilusan na sa ating kapaligiran, sapagkat sa ating panahon ngayon, napakaraming kaguluhan. Kaguluhan, hindi lang na ito ay resulta ng pandemya ng COVID-19. Kaguluhan na nagmumula sapagkat ang mga mayayaman ay hindi bukas sa mga mahihirap. At ang mga mayayamang napakalaking mga monopolya sa industriya at kapital ay gustong sakupin ang mga maraming naghihirap at pahirapan pa. At dahil dito, hindi magkaroon ng kapayapaan kapag wala pong katarungan. Iyon ang sinasabi ni Papa San Pablo VI sa kanyang encyclical Evangelii Nuntiandi, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Lagi nating hinahanap ang kapayapaan, sinasabi pa niya, ngunit hindi natin matatagpuan kapag ka walang katarungan. At walang katarungan kung hindi tayo nagmamahalan sa pangalan ng Diyos. Si Santa Teresa de Jesus de Avila, isang Karmelita na munha, ay sumulat ng napakaganda na sinulat niya tungkol dito. Ang titulo po niya, Nada Titorbi. Nada Titorbi, isabihin, huwag kayong mabahala. Huwag kayong maistorbo. Sinasabi pa niya, Nada Titorbi, Nada Tiispanti, Tudo si pasa, Dios no si muda, La paciencia, Todo lo alcanza, Quien a Dios tiene, Nada le falta, Solo Dios basta. Isalin ko po sa ating lingwahe dahil napakaganda po ang laman nito sa sinasabi ni Santa Teresa de Avila. Huwag kayong maistorbo, huwag kayong matatakot sa anumang bagay, lahat ay lumilipas. Diyos lang ang hindi nababago. Kung may tiyaga tayo, ating makamtan ang lahat ng bagay, sapagkat siya na mayroong Diyos, hindi magkukulang, sapat na ang Diyos. Diyos solo basta. Sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos sa buhay natin. At kung mayroon tayong Diyos, mayroon tayong kapayapaan at kapanatagan. Diyos solo basta. Sapat na ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig
natatakot at nababagabag na way makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaunaway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Haling namin ito sa pamigitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hinding. Magstay na po ang lahat. Manalangin niyo pati ito upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng anak na niyog mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na natili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas maung tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa namang elisi siya awit ng papuri siya mumpay sa kalagitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang mga kaluob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sin aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang silimuling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang sanasin. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakalabo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, na si Jesus ay ating Diyos ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin nang aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Pangapaalala sa mga nagsisimba. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakailanman. Ipagalo mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin ang iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo, kayong naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakuskusting sa iba't ibang paraan na bayang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaing po ang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno.
pabaon po sa misang ito. Sinasabi ni San Francisco, Panginoon, gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan. Naway, maging instrumento tayo sa kapayapaan. Kapayapaan sa ating sarili. Kapayapaan sa ating pamilya. Kapayapaan sa ating mga lahat ng nasakupan ng mga institusyon, organisasyon at kilusan. Kapayapaan sa ating pamahalaan. Kapayapaan sa mong mundo. At higit sa lahat, kapayapaan na nagmula sa Diyos na sinasabuhay natin. Naway, ang buhay natin ay nagpapahayag ng tunay na kapayapaan. Shalom, Irene. Ngayon na po ang pubasbas. Ngayari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pubasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihagmos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan niyang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang loob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang malang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bendisyon ito na may mahalan ng pangako nun sa binyag, na ikaw ay kiniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kabiyapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.